5 taon na kaming magkakaibigan. Nagkakilala kaming lahat noong grade 7. Ako, si Jess, si Kate, si Gab, Lance at Aldrin. Si Jess na masasabi kong pinakamabait at maalalahanin sa amin lahat. Si Gab na basag ulo pero pagdating sa pagkakaibigan ay maaasahan mo. Si Lance na babaero na sa tingin ko nga ay di na magbabago. Si Aldrin naman na inosente tignan pero may tinatagong kulo. Si Kate na pinakamataray at may tuturing na leader ng grupo namin. At ako na tahimik lang at mapagnasid. Walang araw na hindi kami magkakasama. Lagi kami magkakasama sa panahon ng saya, lungkot at lalo na sa kalokohan. Simula nung nabuo ang tropa, hindi na kami muling tumanggap ng mga bagong kaibigan. May mga bagay kasi na hindi pwedeng malaman ng iba. At kami-kami lang ang nakakaalam. Ang tagal naman ng boys, nagugutom na ako. Baka mahaba ng pila. O ito, Skyflakes, kainin mo muna para kahit papaano mabawasan yung gutom mo. Ang sweet mo naman. Thank you! Sa tinagal-tagal ng pinagsamahan namin magkakaibigan, hindi pa rin kami nasanay sa kaswitan nilang dalawa, ni Kate at Jess. Sa aming anim, sila ang the best of friends. Madalas akong na-out of place sa kanila. Gaya ngayon, andito kami sa cafeteria, hinihintay yung mga boys na nag-order ng pagkain namin. At parang hindi sila aware na kasama pa rin nila ako. Hey, naku! Ang kulit talaga nitong mag-best friend na to. Nice, buti na lang nandito na sila. Sobrang tagal ba? Pasensya na girls ha, medyo mahaba kasi pila. Lumandi ka pa kamo, ha. Guys, wala tayong pasok sa Friday, di ba? May plano ba kayong gawin that day? Ano, gala tayo? Lagi na lang tayong gumagala. Bago naman, pwede. Tara, road trip tayo, guys. Ang boring nyo. Bakit kaya hindi na lang tayo maglaro ng dare or face the consequence? At para may thrill, gagawin natin yan sa loob ng campus. Di ba bawal pumasok pag walang klase? Eh di mag-trespass tayo. Baka mahuli tayo nyan. Gabi na lang tayo pumunta, para di tayo mahuli. Ano guys, game? Game! Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang araw ng Biyernes. Gabi na. At sabay-sabay kaming nagtungo sa loob ng school. Nang dahan-dahan at walang ingay. Simulan na natin ang laro. Gab, sa lahat ng locker na nakikita mo dito, pumili ka ng isa at sirain mo tapos lagyan mo ng basura. Napaka-basic. Ang dali-dali naman ang pinapagawa mo. Guys, baka may makarinig sa atin. Wala yan, huwag kang kabahan. Tayo lang naman nandito eh. Oo nga, chill lang. Kayo naman, Lance and Aldrin, o spray paint. Mag-vandalize kayo ng kahit na ano dyan sa malaking pader na yan. Baka makita tayo sa CCTV. Nice idea, Yumi. Sirain mo yung CCTV para walang makakahuli sa atin. Oh, Jess, ikaw na. Ha? Guys, hindi ko kaya. Natatakot ako. Nabayan, ngayon ka pa natakot? Huwag kang KJ, Jess. Eh, kasi ano eh. Pwede truth na lang? Sige, truth na lang. Jess, ano kinakatakutan mo? Heights kasi. Tsaka hindi rin ako marunong lumangoy. Bingo! Since hindi mo kayang sumunod sa dare, you must face the consequence. Kinakabahan ako ah. Ano na naman kayong tumatakbo sa isip ni Kate? Parang nararamdaman kong may hindi magandang mangyayari. Kasalukuyan kami naglalakad sa hallway ng school.
Saglit guys, papunta na to sa pool area. Tinignan ko si Kate at biglang tumaas ang mga balahibo ko nang makita ko ang kanyang kakaibang pagngiti. Guys, ano bang gagawa natin dito? Oras na para harapin ang consequence mo. Anong gagawin ko? Takot ka sa heights, di ba? I dare you. Umakyat ka at tumayo ka sa dulo ng diving board na yon. Kate, sigurado ka ba? Oo, Jess. Pero 25 feet yun. Paano pag... Paano pag nahulog ka? Eh di nahulog ka. Kate, gagawin mo o hindi? Tatayo ka lang, wala ka ng ibang gagawin. Mahirap ba yun? So parang inaamin mo na rin na mahina ka talaga. Jess, walang mahina at talunan sa grupo natin. Seryoso ba yan? Nakita mo ba akong namamatay sa katatawa? Sige na, Jess. Gawin mo na. Oo, para matapos na. Huwag kang mag-aalala, Jess. Sasamahan naman kita sa itaas. Sa likod mo lang ako. Kita ko ang kakaibang ngiti sa mukha ni Kate. Oo, kinakabahan ako sa pwedeng mangyari. Pero hindi ko rin maitatanggi na nasisiyahan ako sa mga nangyayari. Nakatayo kami nila Gab, Lance, Aldrin at ako sa kabilang side ng pool. Si Jess at Kate naman ay nagsimula na maglakad paakyat sa diving board sa may kabilang side din ng pool. Bakas sa mukha ni Jess ang kaba pero pinipigilan niya ito para mapatunayan lamang sa amin na hindi siya takot at hindi siya mahina. Huwag kang kabahan! Andito lang ako sa likod mo, promise. Nasa itaas na silang dalawa ni Jess. Huminto si Kate sa may bandang hagdan. Samantalang si Jess ay nagpatuloy sa pag-akyat hanggang sa makita na namin siyang natayo sa dulo ng diving board. Guys, hanggang kailan ako tatayo dito? Okay na. Yes, pwede na ako. Pwede ka nang mahulog. Ah! Yes! Kate, anong ginawa mo? Hindi ka naman ata tanga para hindi malaman ko anong ginawa ko, di ba? Ba't mo ginawa yun? Gab, tara tulungan natin si Jess. Hindi yun marunong lumahoy. Sige. Subukan nyo. Subukan yung tulungan ng babaeng yan. Hindi nyo naman ata gustong lumabas lahat ng sekreto natin, di ba? O baka naman gusto nyo kayo rin ang sumunod. Ano ba yung Kate? Ano ba mga pasok sa isip mo, ha? Kaibigan natin si Jess. Best friend mo, Kate. Best friend mo. Kate, please. Pumapatay tayo ng tao pero hindi dito sa grupo natin. Hindi tayo pumapatay ng kaibigan. Kaibigan? Tinatawag niyo siyang kaibigan? Ang kikita din ang utak no, no? Ikaw yung nababaliw na. Hindi ako nababaliw. Sige nga, kaibigan ba ang tawag sa taong si isinusuka, kinasusuklaman at ikinakahiya ang mismong mga kaibigan niya? Kaibigan ba ang tawag sa taong hindi kayang ipagmalaki ang mga kaibigan niya sa pamilya na? Ni hindi pa nga tayo kilala ng mga magulang niya eh. Sa loob ng 5 taon, hindi niya nagawa yon. Ni hindi nga natin alam kung safe pa rin ba yung mga sikreto natin sa kanya. Nakikipagkaibigan niya siya sa iba, which is not our thing. Malay ba natin kung nagkukwento yan? Narinig ko na may balak siyang magbigay ng info sa mga pulis about sa ginawa natin kay Teacher Samantha. See? Kung hindi ko siya inihulog, edi lahat tayo makukulong. Masisira ang image natin. Kate, sirang-sira na image mo sa ginagawa mo. Ano ako lang? Damay kayo dito. Lahat tayo. Uy! Sino andyan? Sigurado ba kayong tayo lang tao dito? Tara na guys, baka may makahuli pa sa atin dito. Teka, paano si Jess? Patay na siya, kita mo? Lumulutang na. Hayaan mo na siya, Yumi. Hindi na siya parte ng grupo natin. Tara na! Kate, subukan niyong magsumbong. Lahat tayo damay dito. Kalimutan niyo na ang lahat, walang nangyaring pagpatay. Aksidente ang nangyari, wala tayong ginawa. Kung ayaw niyong bangkay niyo naman ang susunod na paglalamayan. Kita at ramdam ko ang sakit na nararamdaman ni Kate ngayon. Alam ko ang totoong mahal niya si Jess
bilang kaibigan. Alam kong hindi niya rin ginusto ang nangyari. Sadyang, ilamon lang ng galit ang kanyang puso. Ako si Emmy, ang naging kaibigan ni Jess. At saksi ako sa karumal-dumal na naganap noong nakaraang Biyernes. Nandun ako sa gabi ngayon sa school dahil napagpasyahan kong mag-ikot-ikot sa loob. At sa hindi sinasadyang pangyayari, ay nahagip ng kamera ko ang nangyaring pagtulak ni Kate kay Jess sa pool. Araw na ng Lunes ngayon. At kakausapin kami lahat ng aming guro. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Natatakot ako magsalita. Natatakot ako sa kayang gawin sa akin ng grupo nila Kate. Kapag nalaman nilang may alam ako sa nangyari. Last, alam niyo naman siguro kung ano nangyari sa kaklase niyong si Jess noong nakaraang Biyernes. Gusto kong malaman galing sa inyo kung may nakaalam sa mismong pangyayari na iyon. Kate? Yes, sir. May alam ka ba? Bakit ako? Magkakaibigan kami pero wala akong alam sa nangyayari. Huling pagkikita namin ni Jess ay noong hapon ng Huwebes pa. Ikaw, Yumi, kailan ang huling pagkikita nyo ni Jess? Noong Thursday din po, sir. Teka, bakit ba ang dami ng tanong? Wala nga kaming alam. Uminahon ka, Iha. Alam kong apektado ka sa nangyari. Isa na lang ang tatanungin ko. Emmy? Emmy? Sino Emmy? Hindi ba't madalas din kayo magkasama ni Jess? Magkasama? Magkakilala kayo? Emmy, magsalita ka, Iha. Sir? Wala po akong alam sa nangyari. Hindi ko po kaklose si Jess. Lumalapit lang po siya sa akin kapag humingi ng tulong sa mga activities. Hindi ko alam, pero hindi ko talaga kaya umamin. Lalo na nakikita ko ang mga nalilisik na mata ni Kate. Natatakot ako! Emmy, tulungan mo ako. Nagulat ako nang makita ko ang imahe ni Jess sa salamin. Layuan mo ako! Dumaan pa ang ilang araw at gabi na. Hindi ako tinitigilan ni Jess. Paulit-ulit siyang nagpapakita at nagpaparamdam sa akin. Hindi na kaya ng konsensya ko. Nagtatalo ang isip at puso ko. Naawa na ako kay Jess. Karapatan niya magbigyan ng hustisya. Amin na ako. Kailangan ko ipakita itong mga litrato bilang probeba na si Kate at ang mga grupo niya ang pumatay kay Jess. Kinakabahan ako habang naglalakad papunta sa principal's office. Mas lalo pang dumagdag sa takot ko ang tahimik na pasilong dinadaan. Kailangan ko mabigay ito kay Sir! Ah!